ako si Raymond Magdato, 31 years old. Originally came from Occidental Mindoro. Yes, as of now, ay nagtatrabaho ako as Project Development and Regulatory Manager sa isang private company in Pasay City. Wala naman pong secret ingredients kasi pare-pareho lang po yung timpla namin. Siguro medyo merong iba. Kasama ako sa nagluto. At least, alam ko na hindi ko lang basta binili yung ingredients. At least, alam ko na ako yung nagtrabaho at nagbigay ako ng oras dahil para sa mga bata. At ang sarap po sa pakiramdam. Ito na yung lutong bibingka. Nahati ko siya sa anim. Kasi yung mga kakain, mga bata pa, para sa Genius Child Foundation. Ang kasama namin, yung anak ko, yung kapatid ko, kaming pamilya, mag-donate namin to sa mga bata. Isa-isa lang yung lagay sa ano, sa lagayan. Nakilala ko po kasi si Sir Ray dito na po sa Santa Mesa. Kasi matagal na po kami nagtitinda ng bibingka at puto bumbong, na ikukwento niya po sa akin na meron nga po siyang mga charity na hinahawakan. Kinausap ko po si Sir Ray tungkol po doon na kung pwede po minsan na sumama po ako. Ayun nga po, last year ko po siya nakilala, sumama po ako sa kanya. Ano, yung mga lagayan na merong spaghetti, yun yung ibibigay natin mamaya sa mga bata. Tapos mayroon diyang puro ano lang pansit at saka puto bumbong at saka bibingka. Ibibigay naman natin yun sa mga adult na dadaanan natin mamaya along the way. Thank you sa pagtulong. So ngayon yung mga volunteer na gustong na sasama doon sa feeding program natin sa Pasay, sasama kayo sa akin. Ito yung magiging recipient natin for our next program. Itong December din siya. December 16. Sila yung mga nakatira dyan sa ilalim ng tulay. At wala na talagang matiraan. Same din yung foods na ibibigay natin. Iibahin lang natin siguro. Nagsimula lang po niyan nung nagkaroon po ako ng sasakyan before. Nagdadrive lang ako along the way. And then, madalas kasi may mga pagkain ako sa likuran ko. Tapos madami mga batang kumakatok, nangihingi ng pera. One time, nagbigay ako ng pera, barya lang yata yun. Tuntuwa na yung bata. Sabi ko, how much more siguro kung pagkain yung maibigay ko? Kasi makakain niya na diretsa at mabubusog siya. Asa po yung tao doon sa kabila? Wala po sila. Opo. Ayun, nabibigyan ko na rin kayo dati ng pagkain. O, kamusta naman po ang Pasko ninyo, magiging Pasko ninyo? Ang babuti nga. dito pa rin po talaga kayo natutulog. Okay. So, meron po kaming konting pagkain na dala para sa inyo.
Tapos meron din po kami regalo galing na para sa inyo na ibibigay namin na pwede niyong gamitin sa inyong pang-araw-araw. So pwede, ito po ibaso na pwede niyong gamitin at saka pagkain po. Mag-sam po kayo ng mister niyo. Okay. Salamat po ah. Nagsimula po ito nung nag-adopt ako ng aking, although hindi siya legal naman, kinonsider ko lang siya as my adopted son. Anak siya nung sister ko and ako na yung nagpalaki sa kanya from the start. 3 years na yung baby, so 3 years na rin yung aking charity program. So parang in return lang kasi simula nang dumating siya sa amin, parang ang dami ng blessings na nangyari sa akin. Well, particularly in my career and sa family ko din, of course. Then sabi ko, it's time to pay back, I think. Kasi, and before po naranasan ko kasi yung hirap ng buhay. I started from scratch, naging working student ako. Siguro kung hindi ako naging scholar at walang tumulong sa akin, hindi ko mararating yung narating ko ngayon. The other day is nagdala ako ng mga pagkain. Tapos ang dami natutuwa po, natutuwa sa akin. Tapos a simple thank you lang naman, sobrang mararamdaman mo na ang sarap tumulong kahit papaano. And then dire-diretso na po yun before. Every pag sumahod ako, kahit papaano, at least a thousand portion lang ng sweldo ko, ina-allocate ko to buy goods para sa mga bata. Kayo lang po nandito, Nay? Sino po yung asawa ninyo? Saan po yung mga mister? Kaya Mindanao ako. Magkala kayo dito, Nay? Oo. Okay. Matagal na po kayo dito. Tagal-tagal na rin. Sige po. May dala po kami konting pagkain para sa inyo. Salamat. Tsaka may dala din po kami regalo para. Sige po. Yan po. Tapos. Mag-starbong yan. Aso po. Oo. Sige po. Okay, sa ngayon po, lilipat tayo sa kabilang lugar, ma'am, dahil yung mga dating lag kong binibigyan dito ay pinaalis na daw sila dahil during last ASEAN, I think. So, yung iba is nilipat daw sa Naic, Cavite. At kaya maghahanap tayo ngayon ng ibang mga wala ding matirahan na nandun sa bandang gawi doon. Alas na to, alas. Bata na lang yung bibigay namin ngayon, ha? Bata na lang. O, baby na lang muna. Baby. Okay, baby. O, baby, tapos baby. Okay? Sorry, pero... Ayun. Sige, sa'yo na yan. Akin. Ito na lang, ha? Regalo. O, regalo. Last one na. Parang naisip ko pa nga na maswerte kami, yung mga anak ko, yung mga bata sa amin, maswerte pa pala. Kasi sila, munting pagkain, simpleng pagkain lang, ang saya-saya na nila. Yung tinitirahan nila, wala silang masisilungan. Naawa po ako sa kanila. Yun man lang po, ma-assure ko po sa kanila. Masaya na rin po ako. Dire-diretso na po hanggat sa na-establish ko yung sarili kong group, yung sarili kong foundation, nakakasimula lang po siya actually. At ang maganda is maraming mga private company na tumutulong at dahil gusto nila yung advocacy ko. So ngayon sa mga bata, sabi ko sa kanila, aside from mabibigyan ko sila ng pagkain, kahit papaano malamnan yung tiyan nila, tapos ma-inspire ko rin sila na kung gusto mong tulungan ka at gusto mong lumago sa buhay mo, tumulong ka rin sa ibang tao. Gagawin ko to hanggat nag-i-exist ako. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko rin tumulong dahil marami yung nangangailangan ng tulong eh. Hindi naman kasi kailangan ng malakihang tulong. Simple way lang kung ano yung kaya mo.